Ito ay yun lang. Dapat alam natin kung anong klaseng isda yung hinuhuli mo. So yun guys, ito tayo ngayon sa may isang tackle shop na sikat dito sa may Manila, malapit sa Manila Bay. Kaso nakakabahan ako eh, di pa kasi kung nakakapag-vlog sa mga indoor, nakakabahan ako sa tao. Pero nandito na ako eh, tara punta na natin. Dyan. Ewan ko ba't anong ginagawa mo dito? Bumili ko ng ano eh. Ng ano? Dadalag ako eh. Dadalaga? Saan ka nagdadalag? Bawi ako frag sa Pilis. Sa probinsya? Frag roll. Sa Linggo. Sa Linggo? Ay, ang cute! 230! Ang ina, ang cute oh. Pwede na, no? Oo, ang ganda. Pag sumabit to, boss part, lulusungin mo to. Isimingi ko yan, boss part. Sir Paul, kayo po ba yung Sir Paul? Wala pa naman ako. Pwede mag-vlog? Okay lang, kahit na masikip? Okay lang. Pwede mag-video. Thank you. Sige po. Then guys, sinisa ka na ha? Na tayo, wala lang po. Sinisa ka na. Ayos siya, vlogger ka pa lang. Sir Paul. So, nandito na tayo sa loob. Ay, lag muna rin pala kayo. Ang nalag muna. Kahit ikaw na lang. Ako na mag-vlog. Oo. Sige, samahan ko na siya. Yan. So tatanong natin mamaya kay Sir Paul kung ano yung pinaka cheapest na legit na matibay. Pero bago yan, silipin natin mga tinda nila. Uy, 2,300 jigging rod. Owen, jigging rod to no? Ganyan, jigging table. Ganyan, pwede na, pasok na no? 2-3. Murang-mura na. Ah, isang ganda. Ayan, meron din silang Shimano. Wow, ang gaganda naman na to. Kailan kaya ako magkakaroon ng ganong gantong klaseng rod? Wow, ang gaganda. Shimano lahat. Tapos ito. What? Ito na lang, 10,000 na. Patay tayo dito. Ito na siya. Ang ganda. Ito pang bait casting. Ito ang Shimano. Shimano Speedmaster. Ah, nakilala ko to. Nabanggit to ng isa sa mga subscriber ko. Ito daw ang bilin ko. Diyos ko, sir. Kung bibilin ko to, yan, halos 7,000. Siguro mga 3 buwan na sardinas ang ulam ko. So yan lang sa... Oops! Meron din sila dito ang set. Uy! Daiwa! Daiwa! Ka-price! 3,500 series. What? Shimano! Alivio! 6,000 FA! Taas ah! Pork lot case. Okay. So yun guys, heaven na heaven, pinagpapawisan ako ng malapot saka malagkit dito. Gustong gusto kong bumili kaso wala tayong pambili. So ito yung mga crankbait Rafala. Oh, 420. Ba't dalawa yung price? Oh. Yung may kasama ng si pati yung down din has his jerk. Wala mo kayo na, no? What? Yung galing sa Bigo. What? Ang ganda, shit! Ha? Oo. 6662 ah. Tapos, ito dito. So, ang dami nila. Ito, ang laki. Shit, ang laki ng mga kampi dito. Ano ba mga panggalag? Para pagbukas ng press mo
Ito walang price. Ah, ayun ang price niya. Ito ang price na guys. 1,440. Kung meron ako na to, tapos na snag, talagang sisisirin ko. Kahit di ako marunong lumangoy. Oh shit, ang lalaki na no. Ngayon lang ako nakakita sa personal na ganong kalalaki. Putik na yan. Parang malaki pa sa nahuhuli ko yun ah. Kasi sa likok ko, pag lalabas ka ng... Wala silang ano. Ganyan nila pinapasok sa makin. Yung paper, wala akong makita ang paper. Ayun! Putik na yan, ito yung paper. Ganyan, bitch. Ang paper to. Oy, si GT. 1,200. Do the counter or clockwise. Bazarol. Paper Bazarol do. Papakita ko sa iyo. Ano, ganito yata ginagamit ng pang GT. Balik ko na, baka mabagsak po pa. Oh, yes. Ayos, ang ganda. Ay, meron din sila na to. Ang ganda. Ganda ng kulay. Oh, bueno. Malang lupit ah. Siguro nga, saglit lang huli na dito. Meron pa sila na to, ang ganda ng kulay oh. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Wala tayo pambayad. Pop Queen. So ang price niya ay 1,570. So guys, yung presyo na to, presyo na ng build casting set ko na ginagamit. Okay? Kaya babalik ko na. Ayokong mabagsak. Baka mangyari tayo niyan. Uy, ano to? Saan to, Owen? Para saan to? Ito. Pusit yan? Ayos ah. Ah, shit, ang galing na to. Ito na lang nalapakit ako. 905 Shimano Sinking Range. Ito ba sa boss? Asan? Spoon din to. Ah, spoon din. So yun guys, lahat dito makikita nyo na kahit lahat ng anong klaseng hinahanap nyo na lure, jeans, lino, paper, sinking, tap water, mid, lahat nandito na. May frog din. Ang cute ng frog na to. Paper na frog. Ang galing ah. Pero palang ganito. At pala, ganito na lang binili mo, ano, Sir Bart. Kasi yung frog na yan. Kasi konti na lang presyo, 300 ah. Nakita ko ano yung nasa'yo, 230. Mas maganda to. Ay, balik ko na dito. So, lumipad na tayo sa mga... So, ubus ang oras ko dito. So, meron din silang mga... Eh, ito ba yung sinasabi mo? Yung stringable tube? Oo, yan. Yung pinapasok, no? Tapos, ito yung sa mga... Assist. Assist hook. Ito, ano to? Press ring, ito ba yung mga ah, ayun, yun ang gamit niya. So, hindi ko talaga alam yan guys, kasi talaga newbie lang ako. Oh shit, may mga swivel, ito pala swivel open oh. Meron ka niyan? Hanapin mo na yung medyo malaki dyan. Pang-jigging mo na. Tapos meron din sila dito mga floaters. Putik na yun, 170 pala to yung binasag ko. Binasag mo lang ah. Ito, that pala hindi ko nabasag. 170 pesos pala siya guys. Sayang. Pati yung maliit to, 105 pala to. So ito rin, madami. Oh, ito yung ano, pan-jigging no? Putik na yan. Ang bigat naman pala na to, Owen. Grams yun, 300 grams, 350 grams. 300 grams, yun isa 350. Sobrang bigat guys. Hindi na ako nakakalap ng ganito.
Niluluwa niya. So meron sila dito, ang dami. Iba't ibang klase. Babalik ko na. Oh shit, 1,100. Wala tayong pambili. Pero ang ganda niya oh. Makakan ko na. Oh. Owen, ang ganda na to, Owen oh. Oh, meron ako nyan dun. Talasala ko binili. Oh, ang ganda. 200 lang. Ako naman ko iba eh. Gago ito si Owen eh. Guys, kung gusto nyo naman ng set, meron din silang set. So, sa halagang 2,100, ito na yung set mo. Shimano FB 2,500 series FB. FB yan. Then yung combo niya na rod, hindi ko alam, hindi ko makita kung ano yung combo niya na rod. Ito, Shimano. Basta dulaw. Ah, ito pala. FX250FB and Cruiser BX-SD Yellow. Ay, sa 2,100 lang. So kung bibili pala ako ng set, siguro dito na lang ako bibili. Halagang 2,000 lang. Meron na akong pang casting, mga short casting, pwede na to. Ilang feet nga pala ito? Ilang feet? Ilang makakalagot ka? Pero nasa rag yun eh. Sakto, medium, medium to. Ay, yun lang. Yun lang guys. 6 feet lang siya. Ang prepared na rod ko na haba, 7 feet sana. Anong klaseng isda yun? Pugo. Tapos ito, selfies. 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 Laki ng selfies. Ano yun? 6 pesos. Tag 6 pesos diba yun? Oo, wala pa medyo nakabuka. Owen. Tingnan natin. Ito na ang bahala dyan ako. And meron din sila mga mura. Tulad ito mga floater na pang tilapia. Sakto-sakto nung sa mga pang-bedding. And hindi ganun kamahal. Diba? 13 pesos lang. 12 pesos. 9 pesos. 120 pesos. 150 pesos. Yan. Kira mo ba yung lunatic mo sa isang ito? Kailangan ko na to guys. Ano yun o? Angaso. Yan ang maganda. Lahat makabili ko niyan. Kaso hindi pa ngayon, wala pa ang pera. Pero ang ganda na to. Parang kapartner niya yung rad bag ko. Mukha akong master na master dyan. Kaya ng suot ko. Uy! May Shimano shirt! Shimano shirt! At tinatakan lang nila kasi yan eh blue corner nilagyan lang nila na to Shimano shirt. Ay sa mga damit din ha. Ay eto maganda eto Manila Anglers Club 450. Itong bagay sa akin guys. Uy, may tutak siya sa likod. Manila Anglers Club Mac. Ay sa. Bakit na dito dito? Ayos.
Kailangan nyo ng tackle box. Meron din dito mga tackle box. So. Murang-mura lang. 250 lang siya. Ay, 200 lang pala. Sorry, naduling ako. 200. Tapos ito. 170. So, hindi nagkakalayo yung presyo sa kung i-order kayo ng sa online, Shopee or Lazada. Kasi may shipping fee din dun. Tapos, hindi pa kayo sigurado kung yun talaga yung size na i-deliver sa inyo. So, dito, habak mo na siya, babayaran mo na lang. Oh, ang ganda na to. Saktong-sakto to. Isang one, ano, maliit na fishing session. Isang popper na pang medium. Siguro, hook sa katingga. O pang bait and weight. Ewan ko. Saan yung gagamitin yan? Ah, ito mga pang hook. Ayos, ang ganda. Mga tackle box. Pero may hinahanap akong tackle box na kada compartment niya, isang pinto, yun ang madabes. Ayoko nung isang bukasan lang, naka-open na sila lahat. Nakatakot eh. Kasi pag pwesto ko doon sa, minsan po, pwesto ko sa mga wala nang lugar. Baka malaglag yung mga ganit. Pero ito, 600. Dami oh. Ganda. Ayos na ayos. Ay, Owen! Ano? Kala ko ba bibili ka? Shimano! Oo, ganda! Magkano to? Okay, ang ganda ng price. 2.5. Sa presyo ng camera ko. Yung personal floating device. Ultralight action? Tumalo lang sa nakalutang lang ako. Ultralight. Buoyant as a, ano, kasi, di ba mga type? Lurmatic. Shimano Lurmatic. Ayos ah. Ang comfortable kasi nakakapote ka, nakadikit sa skin mo yung goma. Waterproof ka. Ang dami. So yun guys, dito lang dahil sa mga medium setup. Doon, ano na, hard na yun. Mga pang trolling rod na yun. So, pang surf rod. Dito lang tayo kasi Manila Bay. Ano tayo, casting lang. Kaya pa tayong bangka. Yung one naman na pambira naman natin. Sabi natin 6 months time, dapat yan putol-putol kasi every fish ka, every time, may abrasion. Ay, minute. Putol ka ng putol-putol, yung ito. Parang kulungan ng ibon. Every day, you cut 1 meter, force. So yun guys, nalibot ko na lahat. Maliit lang naman shop nila pero sobrang daming laman. So sabi ko nga kanina, ano yung pinaka cheap na branded para sa casting. Meron na ako nakita.
tapatan natin. Kasi versatile pero gusto ko malayo. Kasi pala yung isa sa sanding. So makikita mo how this thing performs. Wala. Ito na yung results. So hindi magiging basis. Pinagiwaiwala. So si Top kasi ito guys. Ito. Kasi yung pinakita ko sa inyo kanina. Ang babag. Yan, 2,100. Ito na yung pinaka cheapest nila. Na legit and matibay. Branded siya, Shimano. Then kung gusto mo pa magdagdag, ito, mas maganda. 2,595. Combo na siya ni... Alam mo na ngayon. Kasi ito yung magiging reference. Anong series to? 2,500 HD. High gear. Kasi minsan, na, kasi minsan ang randa po po. So, medyo lalaki ka pa ng bonde. Kanyari, so, nagyan ng pulupot, di mo nakita. Kaya ang bonde, always pulit down. Make sure na yung line sa 1,300. Kasi minsan, mamaya, umikot dito, napansin. Parang yung bagong hinahikas. Make sure na pinitignan niya muna. Tignan niya. Mas mura. Ay, hindi pala siya combo. Hindi siya combo. Minsan, one step forward. Rad lang siya. So yun guys. Gusto mo nakatalik na, parang hindi ka na mahirapan. Yun ang pinakamura. Ito, tanong ako kay sir. May-ari ng store. Ang tanong ko sa kanya, ano ang pinaka the best recommended niya para sa mga newbie na casting lang ang casting lang kung ano ang pinaka the best na specs or brand para sa newbie? Tanong natin, tignan natin siya. Grabe itong experience ito guys. Ngayon lang talaga ako nakapasok sa isang tackle shop. Tapos lahat ng kailangan mo nandito. Lahat! Wala ka nang hahanapin, hindi mo na kailangan lumipat pa ng iba. Nandito na sila lahat. Alam mo ang kulang? Alam mo kung ano ang kulang nila? Pambili. Natang pambili. Window shopping na talaga. Pero kung bibili ko, siguro hindi na ako mag-online. Dito na ako dediretso. Kasi may nakita ako dito, 2,100 lang set na. Diba? Hindi ka naman, hindi ka naman matatakot na baka i-deliver sa'yo, bali. Wrong item, scam, sira. Dito, yun, matetesting mo pa siya. Okay na, okay. Yan guys, andito na si Sir Paul. Tatanong natin kung ano ang recommended niya sa mga newbie na pang-casting lang. Kung ano klaseng set or brand, basta pang-newbie na pang-casting. Well, kadalasan naman ang una kong tanong dito, saan ka mag-fishing? Manila Bay. So, yung hahanapin natin kumbaga nasaan yung war zone. Apo. So, ngayon, dapat alam natin kung anong klaseng isda yung hinuhuli mo para when you put things together, alam mo na it was meant for that purpose yung isang isda niyan. Kasi alam mo, sabi ko, parati ko sinasabi, no? Mas masarap humuli ng marami, kahit maliit, kaysa naman yung iisang malaki na minsan lang kung dumating. Kasi yung malaki, isa-isa lang yan eh. Nag-hunt sila, no? Hindi parang lumaliit, parang isa ang mga nanginginain lang sila, para nag-feeding. So mas masarap humuli ng marami kaysa humuli ka ng iisang malaki. At isang beses, dalawang beses ng araw dumadaan yan. Hindi, ano po ang recommended nyo para sa aming mga newbie? Well, sabihin na natin yung newbie. Sabihin natin mga average, mga 7-footer, mga pwede naman light action, o gusto ng UL. Yun, madali niyo. Basta budget kayo. Budgetan nyo ng 3,000, 4,000, 5,000. Gawa natin ng setup yun. Or more. So yun guys. Sana medyo may natutunan tayo dito kay Sir Paul. And yun lang. Ayoko na, yung mata ko natakpan ko na ng gano'n. Diretso na yung Vergara. Thank you po, Sir Paul. Yes. May tanong kayo, welcome. Opo, welcome. Thank you. And yun pala guys. Nakalimutan ko sabihin kung anong address nila. Lalagay ko na lang sa description. Tapos, i-waste nyo na lang para mas mabilis. Diba? Fish on? Ha? Wala naman eh. Maloko mo ako. So yun guys, nandito nga ako sa may Linear Park, tapos katabi siya ng Vergara. Gagawin ko na yung day 4 ng
Imelda and Dory Hunt ko, day 4. So, bago ang lahat, shoutout muna ako kay Sir Ruben Fortes. Maraming maraming salamat sa lagi niyong panonood. And kay Jake, pa-shoutout sa next video mo, Master. Ito talaga, mula day 1, nagko-comment na sa akin to si Jake. And kay Dave Espinas. And kay Pax JBP. Fishing Channel, Fishing Channel din siya. Check nyo. PAXJPB. Pax JPB. Ang hirap naman banggitin. Ayan. Saka kay ano, kay Sir Daniel Bondok. And kay Sir Marvin Loria. And kay Ronnie Fishing TV Channel. Check nyo siya. And kay Sir Raymark Corato. Tama ba? Raymark Corato. And daw sa asawa niya na si Bea Corato. Maraming maraming salamat sa inyo. And wala na, yun lang. So, itong shoutout na to, doon ko ito ididikit sa isa kong video na sa my China merchandise. Hindi ko nakapag-shoutout kasi biyahe agad eh. Pero ito, today 4. Ah! Fish on ka pala! Ito, lapit ni Jake ah! Fish on talaga! Lapit mo talaga!